and Thresh. Shall best play na by Fatah, RMM, DJXL, Y5B. FDA nagbabala po laban si ilang rehistrado at mapalinlang na food supplement. Ang kasama mo sa Balita XL Radyo Man 4, Angel Ronquillo. Nagbabala nga ang Food and Drug Administration sa publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng ilang hindi rehistradong food supplement. Kabilang na dyan ang Royal Fast Stream with Garcinia, Cambodia Dietary Supplement at Collagen Protein Soft Gel Food Supplement. Lumalabas sa FDA post-marketing surveillance sa mga nabanggit na food supplement ay hindi dumaan sa tinatawag na registration process at nabatid na wala ding certificate of product registration. Nabatid na meron din itong false, deceptive at misleading claims. Ayon pa sa ahensya, ang paggawa, importasyon, exportation, pagtitinda o kahit na promosyon ng mga nabanggit na food supplement at mahigpit na ipinagbabawal. Paliwanag pa ng FDA dahil lang ito ay walang certification at hindi nabigyan ng permiso, hindi matitiyak ang kaligtasan ng sinumang iinom nito. Kasama mo sa FDA, Radyo Man 4, Angel Ronquillo Tatak, RMN, DZXL 558. CHR, hinikayat ang publiko na gamitin at protektahan ang kanilang karapatang bumoto sa midterm elections. Ang kasama mo sa Balita, XL Radyo Man 8, May Guyagoy. Nanawagan sa publiko ang Commission on Human Rights na lumabas at bumoto sa Mayo at Res at kaking maprotektahan ang kanilang karapatang pumili ng kakatawan sa kanila sa gobyerno. Aminado si CHR spokesperson Jacqueline Diguia na sa kabila ng automated ng eleksyon, hindi pa rin naman nawawala ang palagiang sumusulpot na problema, kabilang na mga nawawalang listahan ng mga boboto, ang vote buying, disenfranchisement, pananakot at panggigipit. Nariyan din niya ang pagsulpot ng social media trolls na nagpapakalat ng peking balita para lituhin ang publiko. Hindi rin inaalis ng CHR ang paggamit ng pera, pananakot at impluensya ng mga tinatawag na narco-politicians. Ngayon man, hindi niya dapat magpadala sa takot ng mga butante, sali pa'y maging matatag para makamit ang pangarap na magkaroon ng mahusay na pagseservisyo publiko. Inikahit din ng CHR ang mga kabataan na gawing makabuluhan ang kailang bakasyon sa pamamagitan ng pagboluntaryo na magservisyo sa mga grupo na tumatayong watchdog o nagbabantay sa eleksyon. Kasama mo sa Quezon City, Radyo Man 8, Mike Guyagot at RMN, DZXL 558. At mga kasama, yan po mga balita para sa oras na ito. At antabayaran, susunod na po ang programang Meet the Boss kasama si Boss Eli Saludar. Ako naman po inyong Radyo Man Rod Marcelino. Magandang umaga. Ang oras, alas 9:06. That time check.